My father died when I was 6 years old. So imagine mo na lang na from then on, being the head of the family. Kasi ako yung panganay. I have 2 siblings. Nanay ko naman is just a plain housewife. So kailangan kong itaguyod at itawid yung pamilya ko na makaraos kami sa, alam mo yun, maraming challenges. And I was very determined dahil at some point, you become hopeless. Lalo na kapag walang mga taong tumutulong. There are a lot of challenges na akala ko hindi ko na malalagpasan. Kung yung time na yun, may mga ilan-ilan tao na nag-convince sa akin na kaya mo yan, no? Tutulungan ka namin. Sobra ko na-appreciate yun. Proud ako na masabi ngayon na kahit ganun yung pinagdaanan ko, I was able to stay. At in fact, ito yung maganda, yung Kids Foundation. This is what really keeps me grounded. Modesty aside, maraming na rin tayo nagawang mga malalaking proyekto and hindi naman naging ano sa akin yun para pag malaki ko. What I'm really proud of is yung mga achievements ko dito sa ating advocacy. Bilang isang lokalista, talagang dapat ipagmalaki natin ang ating mga kababayang Pinoy dahil hindi lang tayo magaling sa larangan ng pag-ate. So maraming bagay din kasi marami rin mga Filipino na lokalista na tumutulong din. One of the reasons kung bakit patuloy ko itong ginagawa, siguro kaya rin tayo binibiyayaan ng Diyos dahil alam niya na marami pa tayong tutulungan. Of course, we're very happy that we still get good projects. Iba rin yung disiplina na binigay sa amin ng Star Magic. Kung ano yung mga naituro sa amin, nagagamit na namin ngayon. I'm happy that I was given an opportunity na makatrabaho naman yung mga iniidolo natin, mga actor. Like right now, I have this big project with ang ating idol na si Master Tol, si Robin Padilla. Usually, just stay home kasi hindi mo nabibiling tulog eh. That's one luxury item for people like us na hindi namin may pagpapalit na sa kahit na anong bagay. Makatulog ka ng tama at makakain ka ng masarap na pagkain. My mom's sa Kapampangan, masarap magluto kaya I always stay home and make sure na matikman ko yung niluluto niya for the day. And you know, the usual routine, which is to go to the gym, either mag-swimming or boxing, and then study the script na ginagawa namin for the project. Sunday, rest day, and pinaka-relax na araw ko yan. Sunday, and it's family day, and it's the only opportunity for me to spend time with important people, especially mga kapamilya and mga kaibigan.